Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel, Toto Rivas Food TV. Ngayon ang ating gagawin ay kamote jam balls or kamote jam bola-bola. So ngayon, magbabala tayo ng kamote na dalawang peraso. Ayan, mag-i-start na tayo ng pagbabalat ng kamote para gagawin natin ang kamoting jam na bula-bula. So, hintayin lang natin matapos pagbabalat, tsaka hiwain natin ng maliliit. Idadice natin yung kamote para sa kamote jam natin. So, nag-prepare tayo ng tubig sa bowl, ibababad natin para hindi mangitim yung kamote natin kasi nangingitim siya kapag hindi na ibabad sa tubig. Ayan, nag-i-start na tayo ng maghihiwa. Dinadice na natin ng maliliit yung kamote natin. So, nagsubok tayong gumawa ng sariling merienda natin na pwede natin papagkakitaan balang araw. So, ito yung homemade, my own version na kamote jam na bula-bula. And guys, hintayin lang natin matapos paghihiwa natin ng kamote. So, ipababa natin sa tubig at saka huhugasan. Shoutout ka pala sa aking mga subscriber na 675. Shoutout sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa mga suporta nyo, mga kaibigan. Sana hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa aking channel na ito. Ayan guys, binabalatan natin ang ating pangalawang kamote. So, hintayin lang natin matatapos ang paghihiwa ng ating kamote. Guys, kung bago lang kayo sa channel na ito, please subscribe, comments below, hit the bell notification button para updated kayo sa mga susunod na mga video natin. Tsaka paki-like and share naman po. Sana makapulutan ng aral itong ating gagawin ngayon na araw at may matutunan tayo. Ayan, tuloy-tuloy lang natin paghihiwa ng kamote natin. Yung isa pulang kamote, yung isa puti, hindi magkaparehas. Ayan guys, tapos na yung paghihiwa natin. Ayan, mahuhugasin na natin yung kamote natin. So, ayan. So, ngayon, tapos na siya nahugasan natin. So, maglalagay tayo ng white sugar doon sa cooking pot natin. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali, 6 cups na white sugar or 6 tablespoon ang nilagay ko. Then, isusunod natin ilagay ang kamoting hiniwa natin. Ayan, takpan natin at papakuluan natin. Hintayin natin na maluto yung kamote natin kasabay sa asukal natin. So, hinaan lang natin ang apoy. Nasa medium heat lang tayo.
para hindi masunog at ma ubusan ng tubig kagad yung ating kamote jam. So ang ingredients na lang ay tubig, ng konting tubig, 6 spoon na white sugar, saka 2 pirasong kamote na hiniwa natin na maliliit. Saka lulutuin natin siya around 10 to 20 minutes hanggang sa lumambot tuluyan ang ating kamote. So mayat maya ay check natin. Ayan guys, hayaan lang natin dyan eh, habang niluluto natin ang ating kamote jam, so, habang kumukulo siya. So ito naman ay gagawa tayo ng dough para pambalot natin sa ating kamote jam. Ito ay gagawing bulabula. Ayun, 2 cup na ano, flour. Saka maglagay tayo ng Nido powder milk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 tablespoon ang nilagay natin na milk powder. Kahit anong milk powder, kung ilalagay nyo, kahit anong gusto nyo. Pwede naman walang milk powder, pwede flour lang, depende sa type nyo. Sa akin, nilagyan ko kasi siya. So ngayon, maglagay tayo ng 1 tablespoon na white sugar. Paghahalo-haloin lang natin yung dry ingredients natin. Haluin natin ng maigi. Saka maglagay tayo ng baking powder. Bali 1/2 teaspoon or 1 tablespoon. Habang hinihintay natin maluto yung kamote jam natin, so gumagawa tayo ng dough. So nagdagdag tayo bahagyan ng baking powder. Ayan, ngayon ang final natin, nilalagyan natin ang fresh milk. So naglagay tayo ng 1 cup din na fresh milk doon sa dough natin. I-mix natin ng maayos hanggang sa makuha natin yung saktong timpla ng dough. Hindi siya makakayang mamasahin ng kutsara, so kailangan natin kakamayin yan para mahalo ng maigi ang mga ingredients doon sa dough na ginawa natin. Tuloy-tuloy lang natin na imimix na maayos ang ating dough. Kakamay na natin para maigi ang pagkahalo at gagawa ng dough natin.
natin ang imamasa, yung dough natin. Tapos natin pagmamasa ng dough natin, sabay na maluto ang ating kamote jam. Yan, almost done na natin na ating dough, malapit na matapos. Halos patapos na siya. Subukan natin magbilog kung pwede na siya. So it means okay na yung dough natin. Kasi nakakapagbilog na tayo. Ayan, okay na siya. So ngayon, check natin ang ating kamote jam. Ayan, okay na siya. Luto na yung kamote jam natin. Nililipat natin sa lagayan. Ngayong kamote jam natin, ayan na. Ganun lang kasimple at kadali ang paggawa ng kamote jam natin. So tapos na siya. Ayan na yung finished product ng kamote jam natin, guys. So ready na tayo gumawa ng ating bula-bula. Na tayo gagawa ng kamote jam bula-bula natin. Scoop lang tayo ng isang scoop. So around mga 50 grams ang bawat bilog ng dough natin. Temporary bibilog lang tayo para madali. So ayan, tuloy-tuloy lang natin ang ating pagbibilog. At saka ipa-flat natin siya. Yan, binibilog muna natin yung mga dough natin para madaling mailagay yung kamote jam natin.
pina-flatten natin. After mabilog, ipa-flat natin kay para mailagay natin yung kamote jam sa gitna. So maglagay lang tayo ng katamtaman o around na 20 or 30 grams na kamote jam doon sa binilog natin na dough. Ayusin lang natin ang pagkabilog para hindi lumabas yung kamote jam pag piprito natin. Kailangan maikukot natin. So ayan, nakapagbilog na tayo ng una. So same thing lang din ang gagawin natin sa mga natitira nating binilog. Bibilogin muna natin ng pino, tsaka ifa-flat natin ng bahagya. Kapag na-flat na natin, saka natin ilagay ang ating kamote jam. So make it sure na nawalang butas yung dough natin para hindi siya lumabas, at saka pagpipirito natin maayos. Yan guys, tuloy-tuloy lang natin na binibilog hanggang sa matapos na malagyan ng kamote jam ang ating dough. Ayan guys, tapos na ang ating pagbibilog. So ngayon, nagpapainit na tayo ng cooking pan. Kapag mainit tayo yung cooking pan natin, lalagyan natin ng mantika. Ayan, mainit na yung cooking pan natin. So maglagay na tayo ng mantika. Ayan. So guys, ganun lang kadali ang gumawa ng kamote jam na bula-bula or kamote balls. So masarap yan ng pangmerinda natin or panghimagas natin. Anytime naman natin kainin yan, depende sa inyo. Saka pwede natin gawin yung pangnegosyo kung gusto natin ikakarir. Ayan, medyo mainit na yung mantika natin. Huwag ganong masyadong mainit para hindi masunog yung labas ng kamote jam natin. So, dahan-dahanin lang natin ilalagay sa isa. Saka gagalaw-galawin natin o halukain natin para hindi siya dumikit doon sa pan. So i-roll muna natin siya sa mantika. Para pantay ang pagkaluto. So binabalikan lang natin, pinapaikot-ikot yung kamote jam natin roll para hindi siya masusunog. Kasi as in mahina lang yung apoy nilagay ko, kaya ko kasi masunog yung labas para luto yung loob. Kasi kung malakas ang apoy natin, hilaw ang sa loob, luto ang sa labas, so hindi rin siya masarap kainin. So hindi katulad yung mahina yung apoy, nasa tama yung pagluluto, tsaka crispy ang pagkaluto niya kapag dahan-dahan ng apoy.
Ayan yung unang batch natin. Lagay natin sa strainer lang para tumulo yung mantika. Yung dalawang piraso, ayan. Luto na yung dalawang piraso natin. Sinexin na naman natin. Maglalagay tayo ng dandahan lang para hindi tayo mapapasok. Ayan. So, lalahatin natin yung natira. Tsaka, ayan, gagalaw-galawin natin yung pan para yung mga kamote jam roll natin hindi siya magdikit-dikit, para madali lang siyang haluin at madali siyang babaliktarin kapag maluto na siya. Ayan guys, habang niluluto natin yung kamote jam roll natin or kamote jam bulabula natin. Guys, kung bago lang kayo sa channel na ito, paki-subscribe, likes, comments below, hit the bell notification button para updated kayo sa ating mga susunod na mga video. And please like and share po ang ating video na ito kung inyong nagustuhan guys. Saka maraming maraming salamat sa mga suporta dyan na binigay niyo sa akin. Kaya umabot tayo ng 675 na ngayon guys. Maraming maraming salamat sa inyo sa binigay niyo sa akin na mga suporta. Ayan guys, nag-golden brown na yung ano natin, kamote jam roll natin. So hihintayin lang natin na maluto siya ng maayos. Medyo hintayin natin na parang mag-brown pa rin ng maayos. Ayan, luto na siya. So nandiyan na lahat sa strainer natin, nilagay na natin, papatuloy muna natin ng bahagya. So ayan, yan na yung finished product natin guys. Yan na yung finished product natin na kamote jam roll or kamoting bulabula. Ang ganda ng pagkagluto, ang ganda ng kulay na kulay golden brown ng ating kamote jam roll. Guys, ayan na, tapos na tayo sa pagluluto. Ayan, tinikman natin. So, tamang-tama ang lasa at saka yung pagkaluto maganda kasi hindi sunog sa labas, lutong-luto sa loob. Saka ramdam natin yung sarap ng pagkagawa natin. Ayan guys, tara samahan niyo ako, kakain tayo ng ating kamote jam roll.